siya, si Lola Pilar, na sa edad niyang 72 ay nagkakariton upang mabuhay ang pamilya. Sabihin ko mong mahirap ko yung tete yun. Kasi wala ka. Kung talagang sila may pagkukusa, sinilang tumulong, hindi na kinakailangan mo. Kasi kung ako'y magmamakaawan, hindi na. Napayanan ko kung ako'y makakapagtrabaho pa, magkatrabaho ako. Pero kung hindi na, hindi lang naman ngayon, hindi lang isang beses nangyari sa amin, isang linggo talagang yan ang Diyos ay nakatungo, walang-wala. Kung kami ay sa gulay na laang, nanguha kami ng yan, mga tabis ng kamote. Yun na lang ang aming pinagpaparaos ng gutom sa mga ako. Ako sa totoo lang, kasi ako'y wala habang ako'y naglalakad. Yun lang ang aking inaan, ako'y matulungan. Miski sa papanong paraan. Ako'y mahirap na magsalita ka na ngayon. Nang masama. Unagan kayo nila ang kaya ang nagsisikip sa sarili ko. Mahirap na kay aasa na lang sa iba. Ah, ganun pala. Hindi ko alam kung kaya ko pang tanggapin lahat ng aking naririnig. Nabibingi ako. Ayokong makinig. Ayokong tumingin. Pero hindi ako makawala sa alingaw-ngaw ng lipunan. Siya si Lola Esther, gumagabay sa kanyang anak na si Dida. Maraming apo, ngunit ni isa ay walang nag-aaral. Ganito ang buhay nila dito. Wala nag-aabala na magtapo ng tingin. Tayo naghiram ng buhay. Doon tayo umaaral sa ating mga kailangan sa lahat ng buhay. Bakit ba tayo maghihina natin? Isa lang tayo na pinanubos ng Panginoon na kailangan ipakita pa natin sa Kanya ang ating mga pagsasalakaya. Madalas, walang alusa, walang tanghali. Huwag sa gabi na lang pagdating na ang asawa. Minsan naman, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kaya kuhanya ko ng sinuwan. Isang beses na kami walang sinahin sa araw. Tanghali, oo. Dahil pag hindi pa narating ang manunggang kung galing ang mga lakas, naghihintay kami at wala mang kayo hindi mautang. Siya si Ara. Dito siya nakatira. Sa likod ng mga matatamis ng ngiti, natatago ang pagtitiis. Sa buhay na hindi niya alam kung paano umiikot. Siya si Aling Josie, ina ni Ara. Sa aking napakinggan, nalaman kong bata pa ay dumaranas na din si Aling Josie ng hirap. Mahirap talaga ng buhay niya. Alam mo kung mahal ang bigas. Diba nausan na yung mga bilihan ng pipilahan. Wala ko, minsan nauuna pa kami, maagot pa kami para nang makabili ng mga muro bigas na yun. Di ba nausan na yung mga card?
para na makabili ka, talagang hirap ang buhay. Darating nga daw panahon na talagang gumugutom at magugutom talagang mga tao. Kaya kailangan talaga konti sikap. Pangarap ko makatapos na lang ng college, pero hindi nangyari kasi mahirap ang buhay na yun. Buhay, kung kailan madungis, kulang at usak na ang kanyang kandungan, saka lamang ba matututo at magbabalik loob sa kanya?